yan mga paps, welcome sa aking vlog. Dito po ngayon kila Sir Magtoto Lounge sa kanilang restaurant. Dito po ngayon dahil meron po kaming vlogs for today with SB Toto na patungkol sa tanang buhay sa kanilang pamilya, syempre sa kanyang program mismo. So mga paps, welcome sa aking panibagong vlogs with Sir SB Toto. So magkakaroon kami ngayon ng answer and questions. Yung meron dito sa harap ng table namin, meron dito bubunutin si SB para sasagutin niya yung mga question na i-ready namin. I-ready ko mismo dito sa yan sa lalagyanan na ito. So, ayan po, kamustahin mo natin si SB. Yan. Kamusta naman po, sir? Magandang hapon, of course, sa mga ka-vlogger, vlogs natin, sa lalo na sa ka-isla. At maraming salamat, sir, D, sa interview kong ito. Actually, first time ko po, ako pinagpapawisan po. So, ayun. So, ready na po ba tayo? Ano, baka may masagot po tayo sa mga viewers na. Sa mga viewers, una-una po nagpapasalamat po ako sa lahat ng suporta niyo sa akin, lalo-lalo na po sa ating fundraising program na nandiyan po kayo palagi na sumusuporta at hindi niyo po ako iniiwan. Wow, clap your hands! Saludo rin po ako, sir, sa inyong programa na ginagawa pala para din sa isla ng seminar po. So, ayan, ready. So, kung ready na si Sir SB, Toto, ready na po ba tayo? Okay, na po. So, meron po dito questions na I think 6 questions or 7. 6 questions, ready. Bale, 6 questions po mga paps, mga ka-isla, ang bubunutin dito ni Sir SB Toto para sagutin yung mga katanungan natin na nakahanda para sa kanya. So, ready na po ba? Ready. Medyo kinakabahan ako. Baka may mga ex ko dito. So, sige, i-shake na po natin mga ka-isla itong ating nire-reading question para kay SB Toto. Sige, bumunta po tayo. Yeah. So, babasahin po ni SB yan, and then sasagutin din po niya yung question na nakasulat sa papel. So, ito yung first question. First question. Paano nag-umpisa ang kaisla tulong para sa kapwa? So, actually po, nag-umpisa ito nung may isang bata na humingi ng tulong sa akin. At dahil wala naman po akong maibigay na personal ko na pera dahil wala na rin po ako sa servisyo bilang sangguniang bayan that time. So, naisip ko po, i-post po sa social media, of course sa Facebook, na humingi ng tulong para sa batang ito dahil naawa po ako sa murang edad niya. Gano'n na yung sinasakot niyang sakit. Meron siyang kidney failure. So, doon po nag-umpisa ang lahat. Pinost ko sa Facebook. Hindi ko po akakalain na gano'n yung suporta ng mga ka-isla natin na umabot ng almost or more than 30,000 yung tulong na na-receive natin. So doon po nag-umpisa. Yun po si Boy umapit, 13 years old. Pero sa kabila po noon, ng tulong na ginawa natin, binawi po yung buhay niya noong June 17 last year. So nung time po na yun, na-down po talaga po kasi parang binigay ko yung lahat, binigay ng kaisa lang lahat. Kasi sa tuwing ko tulong pa ako, nandun po talaga yung puso po yung saka yung yung inaasam ko na sana gumaling yung bata. Kaso sa kagustuhan na rin po sa Lunica, para hindi ko siya mayroon, yung kabilang buhay ko siya noong June 17 last year. So, bagamat po ano, ganun na nangyari, pinagpapatuloy ko pa rin po no, yung adikahin ko na makatulong lalong-lalo na sa mga bata, sa mga lalo-lalo sa mga pasyente, yung mga higit na nangailangan. So, doon po nag-umpisa yung pansin. Wow, grabe naman si Sir SB. Nakakadamdamin ng nakaka-ano ng puso po no, yung makakatulong tayo sa kapwa natin po. Ano, sir. So, nako, napaka-thankful po ang ating mga kaisla dito sa Miratel. May isang SB Toto na ganito, no, ang ginagawa niya para makatulong sa iba natin, sa mga kapwa natin kaisla. So, ayun, at narinig niyo po yung unang first question natin
regarding dun sa kaisla program. Ayan, so, meron pa tayo, sir. Marami-rami pa. Opo. Okay, puno sa ating second question. So, second question po. Ayan. Mahaba-haba ito, ah. Ano po ang sabi mo sa mga kapwa natin kaisla? So, ito po, lagi ko pong sinasabi na hindi ko po achievement ito, lalong-lalo na po yung nabuo kong samahan at sa mga laki. Lagi ko pong sinasabi na nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumutulong sa akin. Actually, ayaw po nila magpasabi ng gusto nila i-hide yung identity nila. Pero nitong last day, talagang pinost ko po sa Facebook. At least malaman po nila kung sino-sino yung mga taong tumutulong na nasa likod ko para tulungan yung mga pasyente, yung mga nangailangan. Deserve din po nila na makilala sila ng tao dahil sila po yung mga, bagamat nasa panahon po tayo ng pandemic, willing po silang tumulong sa kapwa. So, kaya nagpapasalamat po ako ng sobra, lalong-lalo na po sa, no, sa mga kaisla natin na sumusuporta. At dahil din po sa, of course, sa mga galing natin na mga officials, no, nandyan si Kap Kikay, nandyan si Mayor Rigel, si Vice Mayor Genevieve. So maraming salamat po sa inyo sa walang sawa niyo pong suporta sa kaisla. At dahil po dyan, madali ko pong napapaabot yung tulong sa mga kapwa natin na nangailangan. At lalong-lalo na po, no, sa mga pasyente po natin na nag-aagaw buhay, na kailangan po talaga ng financial na tulong. So nagpapasalamat po ako sa inyo. Hindi ko po kayo maisa-isa dahil sa dami niyo po, kaya sa pamamaraan po ng pag-post sa Facebook, doon ko po sinishare ko sino yung mga taong sumusuporta sa akin. So, gusto ko rin po kasi talaga ma-promote at gusto ko rin po na sana maging modelo yung isla natin, na yung tao dito sa isla, bagamat isla na ito, nagtutulong-tulungan po tayo para mapadali ang problema, para mapadali yung solve ng problema. Kaya very blessed po ako, no, dahil may magagaling tayong leader, kaya hindi po ako nahihirapan na pagkaisahin lahat ng asosasyon, lahat ng individual, lahat ng grupo, tumutulong po sa kaisla program. Wow! Sana all, sir. Sana nga. Sana all. Ayun, at narinig niyo po yung ating second question, no, dahil marami, hindi lang po si sir, si SB Toto po ang nag-umpisa, no, kundi dahil sa mga kapwa natin, hindi mangyayari ito, di ba, sir? So, maraming tumulong. Yun nga ang sabi ni sir na yung iba hindi nagpapakilala o tutulong pero hindi nagpapakilala. Pero nakikita rin natin, lalo na sa Facebook, sa post niya, na sa mga post niya, na may mga tao rin talagang gusto nilang makita or gusto nilang malaman na sila yung tumutulong. Nakikita rin ang kapwa natin kay sila na ito yung mga tao ito, kung hindi dahil kay Sir Toto, hindi rin sila makakatulong sa mga kapwa natin. So, sa isa pang additional, no, actually, yung mga pasyente na tinutulungan ko, talagang hinihingihan ko rin ang tulong, kahit tinry ko rin lapitan yung KMJS. So sa KMJS, nag-send din ako ng mga picture kasi gustong-gusto ko talaga at least mabigyan man lang ng pansin sana na at least matulungan yung mga kaisla natin na talagang kailangan talaga ng tulong, ng operasyon. Sa Idol Rapid Hall po, lumapit din ako, pero as of now, wala pa naman po action. So, sana po, mabigyan din nila ng pansin yung hinihingihan ko ng tulong. Kasi mas malaki po, no, yung maitutulong nila para at least sa ating mga lalo-lalo po yung lead ng mga operation. So, kailangan din po talaga natin ang tulong nila. Saka, sana po, KMJS or Idol Rapid, no, mapansin niyo po yung sinesend kong panawagan sa inyo para po matulungan din po ninyo ang mga kaisla. Sana po, sir, no, at mabasa po nila or matanggap nila yung inyong response sa kay Sir Rapid Tulungan sa KMJS. No, para mas malawak pa at mas matulungan pa yung mga mas nangangailangan. No? Ng mga kapwa natin mahirap na hindi nila kaya na bayaran yung gamot or yung pambayad sa ospital, yung mga ganyan po, no? Sana naman po na ma-receive at tanggap, mabasa. Yun ang hinihiling po ni Sir SB Toto. And syempre, sulit na po tayo sa ating pangatlong question. Bulit-bulit, sir. Ayan. So ating three question. Pangatlong katanungan ay, kailan ito nag-umpisa?
Yes, yung kaisla po niya. So, yun nga po yung sabi ko, last year po ito nag-umpisa dahil kailangan po ng mga kapwa nating kaisla yung tulong, no? Kaya naisipan ko po na mag-post sa Facebook dahil doon po na nakakatulong po yung mga kapwa nating kaisla at nagpapasalamat po yung mga kaisla natin. At least sa way po na yun, na ipapadaan din po nila yung tulong nila kasi minsan nahihirapan din sila kung kanino magbibigay ng tulong. Kaya nagpapasalamat po sa lahat ng tiwala na pinagkaloob niyo po sa akin, lalo-lalo na po sa mga kaisla natin na sobrang blessed ko po talaga. Kaya marami rin po nagsasabi na parang gagayahin din po nila yun, ipopost nila, may nagsabi na sa akin na itatry din nila daw sa lugar nila na ganun yung gagawin nila. So sana po kung ano po yung tulong na binibigay mo sa akin, sana po ganun din po yung ma-receive nung mga iba pang manghingi ng tulong. At syempre sir, ipupush pa natin yan. No? At maganda pong hapit ka itong programang ito na ginawa ni Sir ng SB Toto na kaisla tulong para sa kapwa. Napakaganda po nito. At ako nga po eh, mga paps, mga kaisla, hanga-hanga. At nagulat talaga ako na biglaan lang ito eh. Wala kita ko na nagpo-post si SB Toto sa Facebook niya, account niya, which is friends ko siya. And ayun, sabi ko, maganda to. So, bakit hindi natin tulungan sa Sir, diba? At tayo-tayo lang din. Sino ba hindi magtutuloy? Pwede tayo-tayo lang din, no? Napakita ng isla. At syempre, maraming tutulong sa atin dito. Actually, tayo-tayo lang din talaga, no? Kung may mga dumaang bagyo, dumaang mga pagsubok sa buhay, syempre, nandito tayo sa isa-isa para magtulong. Syempre, susunod na po tayo sa ating pang-apat na question po. Pupulot ulit. Question. Si Sir Toto, SB. Ating pang-apat na question, which is, mahaba-haba ulit ito ah. Ito po yung pang-apat na question. So, ano po ang merong ugali si SB Toto? Yun! Yan ang mga gustong marinig. Parang mahirap sagot ito ah. So, actually po, ako po, usually, no, ako po pinalaki ng tama ng aking mga magulang, no, tinuruan po akong paano rumispeto at paano magbigay sa kapwa. At of course, siyempre po, minsan may nagagawa tayong pagkakamali na tinutuwid po natin yun, no. Sabi nga sa kasabihan na, kung sisiraan mo ko sa dating ugali ko, no, parang sinasabi mo na rin na ninanakawan mo yung dating tinitirhang kumbahan. So, ganun po. Kung ano may mga pagkakamali na nagawa natin noon, dahil dala ng, siyempre, bilang tao lang tayo, at siyempre, hindi naman tayo perfecto. So, ngayon po, tinutuwid natin yung mga pagkakamali na yan, at ginagawa po natin lahat ng paraan upang makatulong po tayo sa kapwa. And of course, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, dahil, actually, nung SB pa ako, tumutulong na rin po talaga ako. Kaso hindi po ako talaga na mag-post sa social media kasi sa akin bilang tumulong ka lang, okay lang. Pero kasi iba na po yung natin ngayon, kailangan natin mag-influence ng mga tao. So kaya kailangan pinapost ko po talaga sa Facebook para maka-influence ko ako na tumulong tayo sa kapwa, lalo-lalo na mayigit na ngayon. So last December po, no, kami ng aking mga magulang, yun po yung talagang naging malaking factor po, no? Kasi nakikita ko sa aking mga magulang, lalo-lalo na kay mama, yung pagiging matulungin sa kapwa. Kaya doon po ako umuhugot, no, ng lakas no, sa pamilya ko. Na noong time po ng December before yung pandemic, that time, tumulong po talaga kami sa mga sityo-sityo. Actually, yung mga laman ng grocery store ni mama talagang inubos niya para may pamigay lang sa mga sityo na higit na kailangan kasi umpisa na nun yung taghirap. Tapos by January, February, nag-umpisa na dito yung coronavirus sa Semirara. At talagang dito pa po talaga sa amin yung first case ng COVID. So naranasan po namin lahat ng pagsubok, yung pag-discriminate ng tao. Pero nilabanan po namin yun at dahil alam namin nandiyan siya, alam namin kasama namin siya. So, nung nabalitaan namin na nandito yung first case, talagang
umiyak kami, nanalangin kami, kasi hindi kami umiyak para sa aming sarili, bagkus sa aming mga anak, dahil maliliit po isang compound family ko, maliliit po yung mga anak namin na madali po tamaan ng coronavirus. So, pero dahil po sa tulong ng Diyos, of course, siya lang po nakakaalam, no? Siya lang po makakatulong talaga sa atin. Kaya, nagpapasalamat po kami na wala naman po naging positive sa pamilya namin. Kaya, yun po, dito po talaga kami nasubok yung pananampalataya namin sa Panginoon. At doon rin po kami sinubok ng Panginoon kung gaano kami mananampalataya sa kami. Yan ang SB doon po natin. At syempre, no, napaka-strong ang kanilang family bukod sa matulungin na sa kapwa, maka-Diyos, at syempre ay talagang dito mo malalaman eh, yung kung gaano katatag yung isang pamilya po. Ano, sir, yes. Diba po? Ganun po talaga, kasi kailangan po talaga sa isang pamilya, solid po kayo, nagtutulungan po kayo. So, kaya po, laging inaano sa amin ni Mama, no, na huwag kayong magmataas kasi alam po galing din kami sa hirap. So, pwede anytime mabawi lahat ng kung ano yung meron kami ngayon. Pero sa awa po ng Diyos, no, talagang binabalik din po namin sa tao yung mga blessing na nare-receive. Yes, tama. That's the biggest point ni Sir SB Toro na kung ano yung mga blessings na natanggap natin is sure natin sa iba, no? And, more blessings to come pa po, no, sa atin kay Sir SB Toro na meron na tumutulong sa mga kapwa natin guys. Alright, so next na po tayo sa ating susunod na question, pang limang question na po, no? Ayan, so sa ating pang limang question, which is ang ating katanungan ay haba rin pala ito. Sino po ba si SB Toto? Yes. So, si SB Toto po, no, isang ordinaryong bata lang na lumaki din po sa hirap. So, nung actually po naranasan po tumira sa ibang tao, nung tayo na down po kami. No, kaya napapasalamat po ako sa pamilya ni Ate Mila Molina, kay Kuya Dante, at siyempre sa mga barkada ko, kay RG, sa talagang naging kapatid ko na rin at sa lahat ng kabarkada ko po na yung trabaho namin noon, nagwa-washing sa DMCI Village, nasasakyan para at least may maipong kami, binibili namin ng gamit namin. So, ganun po, nagwa-washing kami. Then, nung college naman po, no, lahat ng sacrifices ng mga parents ko, na lalo-lalo ko si Mama, na pumupunta talaga sa kada isla para mag-volunteer, mag-inda ng mga relief, kung ano-ano. Kaya nakita ko yung hirap dito ng buhay na talagang pinasok ko nila kasi nandun yung time na bumagsak ko kami sa business. Talagang minaliit ko kami ng tao. Pero sinabi ko ni Mama na instead na magalit ka, gawin nating inspirasyon yung sinasabi nila. At sa awa po ng Diyos, dahil po sa pagsisikap ng parents namin, nakarating ko kami sa ganitong buhay. Actually, parents ko lang po dahil ako nagigira pa rin po. So, kaya po nagpapasalamat po ako sa talagang ugali po ni Mama, no, ni Papa, na ginaano po talaga nila na huwag kang lumante sa kapwa nyo, na instead yung mga negative, no, gawin mo yung inspirasyon para lumangon kayo. So, kaya po nagpapasalamat ko rin sobra sa Panginoon dahil hindi po namin mararating ito kung wala po. May kasabi niya po tayo dyan, sir, na makinig sa payo ng magulang kasi sila yung mas makakatulong sa inyo. Diba po? At sa bandang huli, yung mga pangaral nila sa atin ay makakamit din namin at nararamdaman na po natin. At kumbaga, hindi tayo malayo sa kapahamakan or kung yun nga, nagkalina rin po sa kay Sir SB Toto, yung pinalaki siya ng mabait, so pinalaki siya ng hindi ma-pride, so napaka, ano na talaga ni Sir? Actually nga po, no, after ng SB ko, so tambay din kasi ako, so para makatulong sa business, simple sinisweldoan din ako ng parents ko. Nag-delivery boy po talaga ako. So yung iba minsan tinatawanan ako, galing sa SB, ngayon nag-deliver na lang. Pero hindi ko po tinignan yon as negative, naging positive pa po yun sa akin. At least marangal po yung trabaho ko. Dahil laki po ako sa hirap, kaya-kaya ko po maging mahirap ulit. Saka yung sinasabi po nila minsan na
yung plado daw ko. Ganun po talaga kasi yung pagkatao. Medyo mahihain kasi ako. Lagi ako nakayuko pag naglalakad. Ganun po kasi talaga yung attitude. Kung ngayon na lang po ako nagsalita ng SB ako. Actually, naranasan ko po nung first term ko, yung takbo ko. Unang apat ko sa stage, na mental block ako, halos lulundag ako sa hiya. Dahil hindi talaga ako sanay na magsalita sa stage, sa tao, sa maraming tao. Dahil nung high school ako, hindi naman talaga ako active na ganun ka, no? So, kaya dinevelop ko po yung sarili ko para yung kung ano may mga nakaraan ko, kung ano man yung dating weakness ko, mapaglabanan ko. So, may bala pa rin po ba tumakbo sa SP? Actually, mahirap na tanong yan. Actually po, talagang sinasabi ko nun sa Facebook na hindi na po ako tatakbo. So, kaso marami pong nag-i-encourage sa akin, yes, nag-i-encourage para mas marami pa pong matulungan. So, depende po kung pupunin ako, no? Ang mga galing natin na mayor, so, yes. Why not kung susuportahan po ako ng mga kaisla natin? Yes. So, kasi mahirap rin po talaga sa politika, nandiyan yung mga basher, nandiyan yung mga ano, pero natural lang po yun. Kasi kahit naman sa dami mo ang ginawa, may isa ka lang pagkakamaling nagawa, mas mapapansin. Pero kailangan po natin i-handle yung mga ganun bagay. So, depende po yun pag nilapitan po tayo at alam natin na pagkakatiwalaan naman natin yung lalapit na politiko, why not po? Why not, diba po? Saka kung yun yung way na para mas makatulong pa tayo, hindi lang dito only sa Semirara, so of course sa ating iba't ibang isla dito sa municipalidad ng Caloyan. Yes. Sa nasasakupan ng ating Caloyan. Yun. So ayan, so narinig na po natin, no, yung ating panglimang katanungan kay Sir SB Toto. Syempre, meron pa po tayong katanungan, which is last but not the least na ating question. Ako na muunod. Muunod pa rin sa akin. So ating last and not but the least na question. So, gaano ka ba kakilala si SB Toto sa Semirara? Yun, kung gaano ba kakilala si Sir SB Toto sa Islam Semirara? Actually, to be honest, parang hindi nga ako pilala. Nung SB ako siguro, hindi ako masyado kasi hindi masyado akong active. So, hindi ko nakikilala yung self ko bilang yung talagang kilala sa Semirara. So, siguro mas nakilala pa po ako ngayon dito sa kaisla na to kasi talagang active po yung ano natin sa social media, yung pag-post. Kasi nung SB po ako yung mga tulong ko, hindi ko talaga pinupost sa ano. Kasi para sa akin, part po yung pagtulong ko. Eh ngayon po, kailangan natin maka-encourage ng humingi ng tulong sa iba, maka-encourage sa iba para tumulong sa kapwa. Kaya yun po. Pero sa ngayon po, nagpapasalamat naman ako at hindi po na kikilala. At magpapasalamat na lang po din po ako sa may nag-sponsor na po ng uniform po sa Kaisla. So, time po, feeling ko tuloy si Kaisla. So, nagpapasalamat po kay Sir JB ng ano, Aselo sa J&J Printing sa San Jose Occidental, Mindoro po. Doon po ako palagi napapagawa ng mga tarpaulin, ng mga kung ano-ano kailangan ko na, ano, na murang-mura lang po. So, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagtiwala po at least sa tulong niyo po na ma-sponsoran yung uniform ko sa Kaisla. Thank you so much sa sponsor from SG JJ sa Mindoro, sir. Yes, Mindoro. Yo, wow, thank you po. Ipo-post ko sa Facebook. And syempre, ito, which is wala na po tayong last question, sir. Bale, ano na lang po yung ating masasabi sa ating, syempre tayo. Ako, kahit ako vlogger, sir, hindi natin maiwasan yung may mag-bash na atin. Yung makarinig tayo ng negative impact from ating mga bashers sa ibang kapwa natin. So, ano na lang po yung masasabi natin para sa amin? So, masasabi ko po, no, dahil hindi naman po may basa, dahil dati rin po ang politiko, may talagang nandyan po yung mga basher, yung mga hindi gusto yung pagkatao mo. So, Diyos na po ang bahala. Basta ang gawin po natin, hindi po natin hawak yung buhay natin. Yun po yung mga natutunan, hindi po natin hawak yung buhay natin. Kaya kung ano po yung magagawa natin para sa kapwa natin, no, gawin na po natin. Kung ano yung makakatulong sa kapwa natin, gawin na po natin. Dahil bukas hindi natin alam, hindi ka magigising.
So, yun po. Kung ano po yung mga gawa nyo sa ngayon, huwag nyo na po ipagkabukas, huwag nyo na sa ilang araw. So, ganun din po yung mga nasasabing bakit kailangan i-post yung mga tulong sa kasi social media. Kasi sinasabi kasi ni Sir, pinupost lang yan ni Sir para mapasigat, yes. Diba? May mga, yan ang bashers, diba? Kukontrahin at kukontrahin talaga, diba? So, yun. Pero ang sabi ko lang po doon, nag-i-influence po kasi tayo. Oh. Hindi naman po tayo pwede na tumulong na hindi natin ipupo sa social media kasi paano nila malalaman na kailangan ng tulong yung tao yun. Parang parehas lang din po yan sa kunwari ikaw sumasakit yung tiyan mo. Paano mo paano ko malalaman na sumasakit ang tiyan mo kung hindi mo sasabihin sa akin? So ganun po yun. Yung pag-post po natin sa social media ng mga paghingi ng tulong, yung pagbibigay natin sa kapwa, bilang paghihikayat po yun na makatulong sa ibang tao, sa mga kapwa natin na nangailangan, at higit sa lahat, pinupost ko po yun para maging transparent po. Lahat na pumapasok ng pera na binibigay sa akin, pinupost ko po yan. Tinatag ko yung pamilya sa Facebook kung ilan na yung update ng mga pera pumapasok para sa tulong sa kanila. So, pinupost ko rin po yung pag-abot ko ng pera sa tao, sa pamilya ng pasyente, para po alam ng mga tumutulong na makaisla natin na nare-receive ng mga pasyente o yung mga nangailangan ng tulong, yung tulong po nila na ipinaparating dahil po sa akin. So, yun po. Sa mga basher po, talaga hindi po natin maiwasan yan. Nandyan po talaga yun sila. O, part na po yan ng ano. Kasi kung nakikita... Kumbaga, sir, para siyang silang chine-chisne. Yes, so, yes. Mabilis yung ganyan. Na... Kasi hindi ka naman ibabash kung hindi nila nakikita na malakas ka. Yun nga nang mahirap dyan sa kanila, diba sir? Siguro talagang partner po talaga. Partner talaga yan. O, kumbaga yung ibang ating mga kapwa natin, sa akin sir, sa part ko, yung iba nating mga ka-vloggers na, yes. Na kapwa ko ka-vloggers na sumisikat, yung iba, nadadaanan nila yung mag-bash kanila. Then, hindi mawala ang depression sa mga bashers, diba sir? So, ganun lang po, no? At sana, I hope, sa mga bashers, kung ang feeling ko, sir, kasi kaya may mga bashers, ingit yan. Oh, hindi mawala yung ingit din kasi. Na sa mga bashers natin dyan, may mga ingit din sa akin. So, gayahin nyo, sir. Gayahin nyo kami. So, what the point is na kung mag-bash kayo ng mag-bash or papakanamin yung sariling mo yung buhay, so gawin nyo lang yung tao kung anong para sa inyo. Diba? Paano kayo makatulong or kung paano nyo ipadama sa kapwa natin na ako may itulong ako o i-post sa social media, that's the correct answer because ang Facebook o ang social media ay malaking impact din para makapag-influensya din tayo sa ating mga kapwa at makatulong din sila. No? Hindi lang po tayo, kundi yung mga na-influensya natin, nahahatot natin mga kapwa natin, influencer na para makatulong sa kapwa natin. That's it, no? At syempre nakilala po natin Sir SB Magduto at narinig na po natin sa ating vlogs for the day yung mga question na hinanda ko para kay Sir. Yes, so, maraming salamat. At least yung hindi po nakakilala sa akin ng yung sa pagkatao ko, at least ngayon po yung chance na ipakilala ko po sa inyo kung sino ako, kung ano po yung pinagdaanan namin at kung ano po yung mitigin ko para sa ating kaisla, no, na magkaisa po yung ating kaisla na pag nagtulong-tulong po tayo, parang walis po yan eh. Pag isa yun lang po yung ting-ting, wala pong silbi. Pero pag nag-unite po, talagang marami kahit anong basura, kahit anong problema, kaya pong walisin pag nagkakaisa po tayo, guys. Ilan taon na po ba siya, sir? Medyo matanda, 34 years old. Wow, pero medyo mata ko sir, tingnan nyo. Pogi yan, sir, SB, ha? Huwag kayo. So, ayun, at natito sa front natin yung anak natin, sir. No? So, ano lang masasabi natin sa mga sa anak ko, lagi ko po yan sila sinasama, sir. Nung SB pa ako, talagang inaano ko sa kanila na tumulong tayo sa kapwa. Kasi once na yung mga bata, namulatan nila yung pagtulong, paglaki po nila, ganun din yung gagawin. Kaya nung hindi pa wala pang pandemic, sinasama ko yun sila ng mga maki kanila, ng mga laruan, ng mga pagkain, sinasama ko yun sila para makita nila yung sitwasyon ng mga taong tinutulungan namin na walang mga damit, walang mga tsinelas, para ma-appreciate nila kung ano yung buhay na meron sila. Kaya po yung sa mga advice ko lang din po sa mga bata, lalo-lalo na po sa
lalong-lalo na po ngayon yung mga kabataan, laging nasa cellphone, nakatutok. Yung anak ko po, hindi ko po talaga pinapatutok sa cellphone. Actually po, kung may gusto po siya, pagtrabahuan niya. Kaya yung anak ko po, talagang nag-waiter yan dito, nag-uugas ng plato, naglalaba, may swelde yan sa kay mama niya. So, doon po sa bagay na yun, tinitrain po namin sila maging independent. Kasi lagi po namin sinasabi sa kanila, not all the time nandito kami ng parents mo. Kaya kailangan, bata pa po, maliit pa yung mga anak natin, itrain na po natin. Kasi, minsan sa pagbibigay natin ng luho sa mga anak natin, hindi natin alam na tayo na mismo yung napapahamak sa kanila. Kagaya po ngayon, yung mga kabataan, hindi na mautusan. Nagpupuyat palagi sa cellphone. So, nababalitaan nyo naman po siguro yung effect ng gadget no, sa sobrang pagpupuyat. Marami po mga batang namamatay, no, bumabagsak ang kalusugan dahil po sa pagsobrang gamit ng gadget. So, yun po. Gusto ko rin po talaga na yung maging role model po, no, not only sa pagtulong sa kapwa yung force, kung paano po yung pagpapalaki sana. So, with the guide of, ano po, no, ng Panginoon, so magiging mabuting bata po ng anak natin basta proper lang po yung pag-guide natin. Yun, at palakpakan lang po natin si Sir Rex dito. So, actually, first time ko rin na-meet si Sir SB, yes. No? At ngayon lang din kami nagkakita, nagkausap dahil sa vlog na ito, diba, Sir? At talagang chinat din niya ako para i-intervene ko siya, no, at mas makilala ko po si SB at makapag-pwese tayo ng mga kapwa natin, guys. So, that's it, no, for today. So, maraming salamat po, Sir SB Toto. Yes. Ayan, suntok na lang, Duterte. So, nagpapasalamat din po ako, no, kay Papa G sa mga ka-vlog natin na nandito po siya para at least mapakita ko rin po sa kaisla natin kung ano po yung totoo nga po. At of course, sana po, no, nandyan po kayo palagi, mga kaisla, na yung ginagawa po nating tulong na ito. Dahil alam mo po, kayo mismo, gusto nyo rin po tumulong sa kapwa nyo, no? Kaya, kahit na sa pandemic tayo, talagang very blessed po ako na nandyan po talaga kayo nakasupport sa akin. Sana po hanggang sa huli nandyan po kayo. At ngayon lang po talagang kanina pagising ko, no, kaninang umaga, kasi nanawagan ako kung sinong gustong tumulong sa pagbenta ng ticket ko ngayong raffle for a cause. Nagulat po ako talaga kaninang umaga, kaya pagising ko po nagpray talaga ako. Kasi kagabi nagpray ako, sabi ko sana maraming tumulong. So nagulat po ako, ang bilis ng action ni Lord, no? Daming tumulong pagka bukas po ng cellphone kanina sa messenger, ang dami pong message na gustong tumulong. Lahat nandyan po yung mga guardians, brotherhood, nandyan po lahat ng fraternity, sorority, yung mga association po ng LGBT of course, at sa mga individual na tumutulong po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po ito mababayaran yung tulong ninyo, pero Diyos na po ang bahalang gumanti sa lahat po ng kabutihan na ginagawa niyo. So bili na po tayo ng ano, ng ticket, no. Ayan yung ati, ano yung ticket for us po, sir, no. Ayan. Yes, na win ano na yun, sir? Help, join help win. Yun. So nakatulong na po kayo, no. May chance pa po kayong manalo ng motorcycle, color TV, and of course ng bike. So huwag niyo po isipin na tumataya kayo dahil dun sa raffle, no? Tumataya po kayo, binibili niyo po yung raffle ticket dahil po gusto niyo tumulong. Yun po. So, bali, ano na lang po, bonus na lang po yung mapapanalunan natin sa raffle na yan. Pero ang personal po talaga natin dun, yung makikita po natin, yung kikitain natin, itutulong po natin sa mga pasyente yung pinag-hospital. So, maraming salamat po sa support. Yeah! Napakaulit natin, Mr. Ashwito. So, so ayan po, at nakikita na po natin si Sir Rasmito sa ating answer and question, vlog and answer and question ngayong araw na ito with Sir SB Toto. So ito lamang po ang ating vlogs for today, and don't forget to subscribe on my YouTube channel, which is JTV Vlogs. At syempre, at baka magkaroon din po ng YouTube channel si Kaisla, tulong para sa kapwa. Gagawin po namin ang paraan dalawa ni Sir na magkagawa ng YouTube channel para mas pag na monetize na ito sa YouTube, mas makakatulong pa, mas lalo pa po, no. At syempre, supportahin niyo po mismo sa Sir SB dahil
pag kung hindi dahil sa inyo, hindi wala itong service dito sa Cebu po. So yun lang po at may huling habili po ba? Last, yun nga po, no, na pinaplan ko po talaga mag, dati kasi ito, yung ano ko rin na mag-vlog. So kaso hindi ko madahil sobrang busy. So no, siguro po, with the help of Papa J, no, magkakaroon rin po tayo ng YouTube channel, yung Kaisla. Sana po i-support niyo yun. At kung yung, ano man po yung kikitain, no, pagdating ng araw, yun po itutulong natin sa kapwa natin na mga talagang higit na nangailangan. Lalo na po yung need ng mga operasyon. So, kailangan po natin tulungan talaga yun. So, in advance po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, Kaisla. At alam po po, susuportahan niyo po yung YouTube channel na gagawin namin. So, support niyo po si Papa G. No? Dahil dapat talagang pinupush natin yung mga kapwa natin Kaisla. No? Support kung yung ano ba, tangkilikin natin yung sariling ating. Yes, tama po. So maraming salamat po sa pagkakatanggol po, Papa G, no? Sa interview. Sobrang kinakabahan ganito po pala ngayon. Ano. Kasi no, SB ako, hindi ako na-interview. So, wala Alex, ano to, wala Alex. Parang Tony Gonzaga. Tony Gonzaga, ngayon pala. So, kinabahan din ako sa question, mamaya yung itatanong sa akin, yung mga ex ko. Sige lang po, at maraming salamat. So, bye-bye po.